Matapos gawing optional ang pagsusuot ng face mask sa labas, iuutos na rin daw ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing voluntaryo ang face mask sa indoor spaces. Base yan sa rekomendasyon ng IATF. Pero may ilang exemption daw sa ilalabas na executive order ng Pangulo. May report sina Bernadette Reyes at Ivan Mayrina. Sa isinagawang cabinet meeting kaninang umaga, napagkasundo ang panahon na para gawin na rin voluntaryo ang pagsusot ng mask indoors. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco. It was agreed and that the President would be issuing an executive order per the IATF recommendation to make indoor mask wearing also voluntary all over the Philippines. Hindi naman saklaw na ilalabas sa executive order pang publikong transportasyon at mga medical facilities tulad ng mga ambulansya at ospital. Kaya mananatiling required ang pagsusot ng mask sa mga ito. Hindi required pero highly encouraged o pinapayuhan pa rin magmask ang mga hindi bakunado, ang mga taong may comorbidity at gayon din sa mga senior citizen. Ang pagluluwag na ito sa pagsusot ng mask bahagi raw ng pangkalahatang direksyon ng Administrasyong Marcos. Natanggalin ang nalalabi pang travel restrictions papasok ng Pilipinas. Kasama riyan ang pagtanggal ng RT-PCR testing requirement bago pumasok ng bansa na dating required para sa mga unvaccinated na mga banyaga. Negative antigen test lang ang kailangan 24 oras bago dumating sa Pilipinas. Pwede rin dito na magpa-antigen pagdating sa bansa. Easing of our mask mandates to allow our country to be at par with our ASEAN neighbors who have long liberalized their mask mandates. We are optimistic that with all of these restrictions being lifted by the Marcos administration, that this can only redound to the benefit of the lives of millions of Filipinos. Ang lahat ng pagluluwag na ito ay magaganap habang umiikot pa rin ang Omicron XBB at ang posibilidad ng paglutang ng mga sub-variant. Isinaalang-alang naman daw ito ng IATF. Pinakinggan din ang rekomendasyon ng Department of Health bago nakarating sa desisyong ito. Kasabay ng pagluluwag na ito, inirerekomenda ng Octa Research ang pagpapalakas ng healthcare system, ang pagbili ng mga bivalent vaccines, at ang pagpapaigting ng genome sequencing para sa pagmonitor ng mga kumakalat na COVID-19 variants. Posibleng makakita pa ulit tayo ng pagtaas ng bilang na kaso. Pero ang minomonitor talaga natin yung healthcare utilization at so far this year nanatili siyang mababa in Metro Manila and many other places. So bahagi yan ng living with the virus. Pero sa kabila ng planong gawing voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face mask indoors, may ilang mga kapuso na pipiliin pa rin daw na magmask. May mga clients pa rin kami na gusto man naka-face mask for their safety na din. Tapos ako din, parang sorry na rin na naka-face mask. Mas preferred ko na mag-mask pa rin. First, siguro for hygienic purposes. Mas pabor ako sa wala ng mask yung mga tao. Kasi mas makikita namin yung mga kausap namin, yung face nila. Mas may express namin yung sincerity as a salesperson. Sa isang pahayag, sabi naman ng Department of Health, hihintayin nilang opisyal na gabay na ilalabas ng Malacanang. Nasa bawat isa sa atin pa rin daw ang pagpapasya kung ligtas ang pagtatanggal ng mask, lalo ngayong papalapit na ang Undas at Pasko kung kailan mas maraming tao sa labas. Sabay paalala na magpabakuna at sumunod sa health and safety protocols. Bernadette Reyes, Ivan Mayrina, GMA News.